Ngayon! Ay, pare. Masa naman ang biyahe? Ayos naman. Mabuti. Hindi naman gaano matraffic. Hey, pare. Pare Ryong. Alam ko ba? Hanggang ligaw tingin ka na lang ba kay Sally? Bah, pag-iisang taon nang titig ka ng titig sa kanya eh. Ha? Skartehan mo na, pare. Bakit naman? Di ba nakakahiya, pare? Tingnan mo naman itsura niya, no? Parang bawal pang pitasin. Eh ako, temo, inuud na. Pare, eh kaysa naman iba makapitas. Pare, eto lang payo ko sa'yo, ha? Higahan mo na. Ang masugit pa ng iba yan, ha? Kaya mo yan, pare. Swabe naman yung daan. Pagod ka. Medyo. Gutom ka na, no? Gusto mo? Kahit anong makakain. Sige. Hindi sukat akalain ni Aryo na kahit may kalakihan ang agwat ng kanilang mga edad, matututunan din siyang mahali ni Sally. Baga matuto ng mga magulang ni Sally, wala silang nagawa dahil tunay namang ipinaglaban ng dalaga si Aryo. Piniyayaan si Aryong at Sally ng dalawang anak, sina Joy at Lexter. Naging masaya naman ang kanilang pamilya, kahit simple lamang ang kanilang pamumuhay bilang driver at tindera sa bus terminal. Hanggang sa maisipan ni Aryong na mag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Hello, Tay! Hello! Kain na! Kain na, Tay! Sige, sige. Kain na po. Pupunta. Parang busy-busy ka ata, ah. Ano to? Anong sorpresa to? Sinadya ko talagang hindi muna sabihin sa inyo. Mag-a-abroad na ang tatay. May nakapag-recruit sa amin ni paring Eddie. Ano, di ba kayo natutuwa? Kikita na ako ng dolyar. Paano kami? Iiwan mo kami? Oo nga po, Tay. Ayaw namin po kayong umalis dito. Gusto ko po sama-sama po tayo. Eh, anong mangyayari sa atin kung aasa lang tayo lahat sa pagiging driver ko tsaka sa pagiging tindera ni Nanay? Total, pansamantala lang naman to eh. Magsasama-sama rin tayong lahat sa huli. Eh, di ba mahal mag-abroad? Ang pinambayad mo sa recruiter? Tampo naman tong si mahal ko. Ka na magalit. Well, ano ba yung ginawa ko? Pinenta ko muna yung baka. Tsaka nangutang. Ha? Sali, tumatanda na ako. Kailangan ko ng kumilos ngayon. Kailangan ko ng paghandaan ang kinabukasan ninyo ng mga bata. Ano ka magalit, no? Sige na, kumagam. Sandali lang naman to. Sasama-sama rin tayo kaagad. Sige na. Sige na. Ba't parang ang lungkot nyo naman? Di ba kayo natutuwa? Yayaman na tayo. Ayan nyo. Bibili ko na lahat ng gusto ninyong laruan. Ilan araw na lang, tuluyan ko nang iiwan ang pagmamaneho. Ngayon na makukuha ni Eddie yung ticket namin pa abroad eh. Pati yung mga papeles sa kakailanganin namin dun sa construction company na tutuluyan namin. So ito na nga yun. Talagang matutupad na yung mga pangarap natin para kay Joy tsaka kay Lexburg.
Yan nga yung palagi kong pinagdarasal, mahal. O, ito yung baon mo. Ingat ka, ha? Parang Aryong! Parang Aryong! Dali lang. Pari, naloko na. Ano? Wala na yung recruiter sa opisina nila. Nakakandado na. Tinatawagan ko. Pero hindi ko talaga makontak eh. Pati yung mga kasama natin, ang sabi daw, tinakbuhan na tayo. Tinangay lahat ang pera natin. Sa kabila ng naging karanasan sa unang recruiter, hindi pa rin nawala ng pag-asang makaalis ng bansa si Aryong. Kaya naman, makalipas lang ng ilang buwan, sinubukan niya muling mag-apply. Lumapit si Aryong sa iba pang recruiter, pero sa ikalawang pagkakataon, naloko na naman siya. Aryong! Bakit ba palagi na lang naglalasing? Halika na nga. Bah! Tanga-tanga ko kasi! Tanga-tanga ko! Buisit na buhay ito. Papakatino ako para lang makapag-abroad. Gamit ang sariling perang pinaghirapan. Sa matino, malinis na paraan. Saan ang mangyayari? Lulukuhin ka lang ng mga walang yung recruiter na yan, mga walang konsensya ang recruiter na yan? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh! Ay, gusto ko lang naman kayo bigyan ng magandang kinabukasan ng mga bata. Tama na, tama na. Kung hindi ka makaalis, gusto mo ako na lang sumubok. Ikaw? Ikaw ang aalis? Pati ang mga nangyari sa akin, oh. Sa tanda kong to, kalalaki kong tao, naloko ako. Dalawang beses pa. Ikaw pa kaya? Saan ka kukuha ng pambayad ng placement fee, ha? Nasangla ko ng lahat, may utang pa tayo. Lupang iniwan na lang ni tatay sa atin yung meron tayo, eh. Hindi, paano tayo asenso? Paano pa natin bibigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak natin? Hindi na ako umaasa. Wala na. Bubulok na lang tayo ng ganito. Isang kahig, isang tuka na lang tayo habang buhay. Ala na. Sally? Ikaw ko ba, Sally? Ah, oo. Bakit po? Ako nga pala si Minda. Nabalitaan ko, naghahanap ka doon ng trabaho sa abroad. Oo, kaso lang ayaw ho ng asawa ko kasi dalawang beses na ho siyang naloko. Naku, hindi siguro nakarehiso sa PUEA yung recruiter ng asawa mo. Yung sa akin, alam mo, makakasiguro ka kasi ikaw mismo ang mag-aasikaso ng papeles mo. Tayo, samahan kita! Talaga ho? Oo. Eh, ano ho bang trabaho yan? DH. Katulong. Yaya ng mga bata sa Macau. Mag-aalaga ho ako ng ibang bata? Oo. Okay lang yun. Kahit na anak pa ng ibang taong alagaan natin. Basta ang isa-isip mo, ha? Kinabukasan ng mga anak mo.